Welcome back sa ating pinibago na naman na recipe ngayong araw ito. Nasubukan ni nawa yung pork na kinamatisan kasi palagi lang tayo nagluluto ng sinigang, nilaga. Subukan ni naman itong na-discovery ko na recipe. So, ito lang yung mga ingredients natin. Sang damakmak na tomato, kamatis, meron tayong luya, bawang, at saka onion. So, yan yung mga primary na ating ingredients, no, yung mga spices natin, at of course yung mga buto-buto. So yan, magpainit na tayo ng ating kawali. Pag sobrang init na, so goods na yan, maglagay tayo ng isang galon na mantika. And usually sa pagluluto ako, una ko talagang nilalagay yung bawang, at saka pag na golden brown na yung bawang, isusunod ko naman yung ating ginger and itong buo na paminta. And of course, pag okay na lahat, mix-mix mo na, lagay na natin yung onion. So, nagtira lang ako ng ginger kasi gagamitin pa natin yan mamaya. And pag okay na yung ating mga unang nilagay, dito na point, ilalagay naman natin yung ating kamatis. Sobrang daming kamatis. Mas marami po, mas masarap. So, halu-haluin lang natin yung ating kamatis and antayin natin na yung kamatis, lalabas yung mismong tubig niya, magtutubig itong kamatis, yung ganito na. And ilalagay natin yung pangpasarap dito. Ito lang yung ginamit. Hindi na ako naglagay ng asin, yung patis. So, kung anumang brand yung gusto niyo na gamitin, nasa sa'yo na lang yan. Basta patis, tansyahin na lang gano'ng kadami yung ilalagay ninyo. And pag ganito na, pwede na natin ilagay yung ating buto-buto. No? So, halu-haluin lang din natin after natin malagay. Dapat ma-will mix yung ating buto-buto doon sa ating kamatis na sobrang dami, no? So, hayaan nilang siya na siguro mga 10 minutes, no, na sa paghalo ng ating pork buto-buto para mas lalong sumarap at manuot talaga yung lasa ng kamatis sa ating buto-buto. So, yan, ganyan na. Pwede na natin ilagay yung ating ginger na naiwan kanina. Pangpadagdag amoy din yan. Pangpabango. Sobrang bango talaga nito. And naglalagay din ako ng pepper, no? Black pepper. So, ganyan lang. Depende na sa inyo kung gano'ng karami. Pero para sa akin, mas marami, mas masarap. Kasi laman mo yung anghang ng ating niluluto. And of course, haluin natin konti. Pagkatapos natin na mahalo na, na-mix na yung ating pepper, pwede na natin itong takpan and hayaan natin siguro ng mga another 10 minutes. So, after 10 minutes, pwede na tayong maglagay ng tatlong basong tubig o tatlong tasang tubig. So, depende lang sa inyo. So, sa akin, yan yung measurement ko, tatlong tasang tubig. And takpan natin, siguro after 1 hour mahigit, ganito na yung itsura ng ating niluluto. Talagang nakakatakam po, or mas mataas na oras, mas masarap kasi mas lalambot yung ating niluluto. So, yan, siguradong ubos na naman yung ating kanin ngayon. So, maraming salamat sa inyong panonood. And I hope itry niyo itong recipe ito para matikman niyo din and paki-comment kung na-try niyo na. God bless!